Mukhang kulang pa rin sa experience ang Ross natin ngayon ah. Makikita mo sa kanila na hindi pa talaga meant to be sa finals ang kanilang nilalaro. Pero at least malaki ng progress nila at malapit na nilang maabot ang pagiging isang contender team na may winning experience. Kaya naman, nakapag-decision po ang Ross management na magpapakawala sila para makakuha ng legit na wing or shooter. Hindi daw nila sasayangin ang mga pagkakataon na bumangon gaya nung way back 2012 contention. Sino-sino kayang tatanggalin at posibleng idadagdag? Ricardo Ratliff ang napiling import ng Magnolia Hotshots upcoming Governor's Cup. May prospect na agad ang magsa. Bago natin na pagpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Kahit nung di pa man nagsisimula ang semifinals, batid na talaga ng Ross na dehado sila. Siyempre sa import pa lang, tatapatan ba naman ang isang former best import si Aaron Fuller? At si Fuller dati nang kinuha ng TNT yan, kaya alam na nila agad kung anong weakness nito. Pero nagulat naman ng TNT na ginawang pang poste si Fuller. E samantalang nung sa TNT siya, perimeter shooter yan. Para sa akin mas bagay si Fuller sa role niya ngayon. Isa pa sa problema ng Ross, maraming shooters ang TNT. Every time na nandyan si Calvin Uftana, Jason Castro, RR Pugoy, halos wala nang magawa ang young team na Ross. Bagong plano ng Ross, stay lang sila sa kanilang rotation pero magpapakawla sila para magdadagdag sa pamamagitan daw ng trade. Ang nais kunin ng Ross isang legit na wing or shooter. Yan kasi talagang kulang nila. Maraming reliable guards ang Ross na nakakatira din pero mas maganda kung may legit na support both ends of the floor. Minsan kasi ang Ross puro na lang hustle pero walang tumatama kasi walang shooters. Ang unang tatanggalin ay si Mark Borboran. Recently, kapansin-pansin nga na simula nung dumarami ng mga bata sa rotation, mas madalas na rin ang pagbabangko sa kanya. Nung pinasok naman siya ni Coach Yang, puro bad shots at turnovers lang ang binigay niya. Pangalawa, ang isa din sa mga nasa bench na si Philip Paredes, center PF na hilaw pa masyado. Nung dahil kay Kit Datu, hindi na talaga siya nakita sa floor. Pero kapag nahasa yan, para siyang lower version ni Belga. Pangatlo, Sean Ildefonso, pero hindi pa ako masyadong sigurado sa ngayon. Puro big man kasing nasa listahan. Nakita ko nga na vastly improving si Sean dito sa Ross at reliable na rin pagdating sa clutch time. Tumataas na kanyang kumpiyansa. Panghuli, si Anton Asistio. So kapag na-trade si Asistio, para siyang naging rain ng batak na kahit magandang performance pero binigay pa rin. Minsan kasi kailangan nila magpakawala ng isang player na asset para magkaroon ng value ang trade deal. Siyempre, hindi sila makakakuha ng good talent kung walang good talent din ang kapalit. Alam niyo, parang nakakalungkot isipin na may isang malalagas kapag ganito kalalim ang lineup. Tsaka may mga players pala sa bench ang mas gagamitin na gaya ni Luis Villegas, isang 6'7 center PF. Ang gusto sana kunin ng Ross yung good shooter talaga, hindi yung mga average type. May napusuan ata ang Ross mula sa SMC team. Anyway, kaunting pagbabago lang naman ang gagawin ng Ross dito. Ricardo Ratliff, ang next import ng Magnolia sa next conference. Ang dating import na naglaro sa KBL. Balita ko nagkaroon din ng issue sa pagitan ng KBL team ni Atni Ratliff. Maganda to sa hustle plays, kahit medyo sumasabit sa run and gun, pero hindi naman big deal yan. Kailangan lang ni Ratliff masanay sa takbuhan at hard defense. E bagay kaya siya sa system ni Coach Chito. Isa siyang 6'8 player na naging notable sa Korea dahil sa record niyang KBL Import of the Year, KBL Defensive Player of the Year at 4-time KBL Champion. Grabe yan. Bye-bye niya talagang KBL at nasanay sa playing style doon. Pero nakapaglaro naman po siya sa PBA. Maaga pa naman din para sabihin. Pero sa palagay ko, mapapalaban si Ratliff dito sa atin. Siya nagka-average ng 24 points per game, 15 rebounds, 1.7 blocks per game. Alam nyo, dati nang nakapaglaro si Ratliff sa PBA, para siyang si Tony Bishop 2.0 nung nasa Meralco pa to. Si Ratliff, sa naalala ko, naging import ata yan ng San Miguel. This time, uubra kaya ang Magnolia nito dahil sa pag-acquire nila kay Ratliff. Maging mas effective pa din ba kaya si Ratliff sa PBA kumpara nung una, siya ay 35 na ngayon. So tingnan na lang natin kung swerte bang Magnolia or malas pa din.